Hey, what's up mga ka-hoops? This is Spinmove PH. Latest update po tayo tungkol sa paparating na 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers sa Gilas, Pilipinas at kay Kai Soto. Sinabi ni veteran Serbian mentor at head coach Raiko Toroman na ang Indonesia ay magtutungo sa 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers sa Clark, Pampanga sa susunod na buwan na wala ang Indonesian-American scorer na si Brandon Hawato dahil sumailalim sa isang operasyon na nagbigay ng malaking dagok sa kanilang kampanya. We have one also big problem. That's Brandon Hawato, who had a surgery 1 month ago, and for sure he will not play on the windows, but I hope that he will play on FIBA. But our expectations are not so big. I said that our best player, Brandon Hawato, is injured, which is hurt us a lot. Our expectation is to beat or not to lose more than 14 points against Thailand in this moment. I don't think that in this moment, without Brandon, we can touch Philippines and Korea. We'll try our best. We will do a lot of efforts. And for me, it's not about to win or to lose against Philippines and Korea. It's the point is to improve, to be more and more competitive, you know. Nagawa lamang ni Hawato na maglaro ng isang contest para sa Indonesia sa qualifiers nang kumamada ng 22 points, 8 rebounds at 8 assists sa 90-76 na tagumpay laban sa Thailand noong Nobyembre. Pero bago ang lahat mga ka-hoops, please like this video at mag-subscribe and hit the notification bell button para mas marami pa kayong mapanood na ganitong mga video. Hindi rin kasali sa koponan ang prospect na si Derek Zaviero, isang 17-year-old 6'8 forward na nakikita bilang future ng Indonesian basketball na kamakailan lang ay nag-commit sa NBA Global Academy na susundan ng pagpasok sa US NCAA Division 1 school na Gonzaga University. We also stay without Derek. This is a young kid which is the biggest prospect, not just in Indonesia, maybe the biggest prospect in Asia. He went to Australia. You remember that we were together in Canberra in the Institute of Sport of Australia. Yes. He went there, he will be there, and next year he will, the Gonzaga University recruited him to play in NCAA, you know, for Indonesian player to play in Gonzaga. That's a big achievement because they have a very strong program. We can say that Sabonis was from this program, who played for Indiana. Hachimura is also Pangos, who played for Zenit in the EuroLeague. A lot of good players coming from this program. Ang Indonesia na mayroong 1-2 record sa Group A ay haharap sa South Korea sa June 17, ang Pilipinas sa June 18 at Thailand sa June 20. Babanderahan sila ng naturalized player na si Lester Prosper kasama ang mga mainstay mula sa kanilang 2019 Southeast Asian Games team. Ang koponan ay hindi kailangang manalo sa kanilang trip sa Pampanga sapagkat sila ay nakapuntos ng direktang qualification sa FIBA Asia Cup dahil sa pagiging host ngayong Agosto. But mostly it will be the players who play on SEA game with Lester Prosper. That means that we have two good point guards, Prastava and Hardy. We have domestic players. We have Agassi and Abraham, who is probably the best player without Brandon in Indonesia. We have Arki Wisnu, who is experienced and a very experienced guy and a high quality player. And we have Vincent on the position five, who will replace Lester Prosper.
Sa kabilang banda, si Toroman na naging Smart Gilas coach mula 2009 hanggang 2011 ay masaya na ang SBP ay bumalik sa isang pambansang programa sa basketball na masigasig sa pag-develop ng mga manlalaro sa halip na ganap na umasa sa mga professional players. Idinagdag pa niya na maingat na nakatuon ang kanyang pansin sa mga Gilas Young Cadet Squad na nangunguna sa Group A. These kids are excellent. These kids are very athletic, very talented. They don't have experience like a pro players, but they have a quality. That's amazing team. You know, that's the future of Philippine basketball. I think they are on the level of pro players. I was really impressed and I was really surprised with the level of the team and how they play. They play with a lot of confidence, like they are 10 years in the PBA, you know. That was amazing. They beat Thailand easily two times with a big margin. And I think this team had a future. This team with Kai Soto and a few other guys, I don't know, what's the name of the naturalist player from Ateneo? Angelo Kwame. Kwame, with Kai Soto and with these kids, young kids, I think that's a very competitive team in Asia. At tungkol naman kay Kai Soto, ang 66-year-old coach ay nagbigay ng 2 thumbs up at suportado ang desisyon nito na sumali sa Adelaide 36ers at maglaro sa Australian National Basketball League. Para sa Serbian mentor, ang paglipat ni Soto down under ay maaaring may higit na magagawa para sa development ng Filipino team kaysa sa NBA G League na sinabing maling akma para kay Soto sa simula pa lamang. I think that it was great move. In my opinion, it was great move. Because I think that the G League is too strong for this moment for Kai Soto. He's not enough athletic for the G League. And G League is a specific league. I was watching a lot of games looking for the players. It's a league of the small players, you know, because everybody of them are looking for the NBA contract and they don't give the ball to the big guys too much. Iyon ay taliwas sa estilo ng paglalaro sa NBL na nakapag-produce ng mga top big men sa NBA gaya ni na Aussie players Luke Longley, Andrew Bogut at David Anderson, at ang paglalaro ni Soto sa Australian Professional League ay magbibigay sa 7'3 center ng kinakailangang kumpiyansa upang makasabay sa mga malalaking mga kalaban. It's a very strong league with excellent domestic players, with the not highest level of American, but very good American, very good. And I think that was the best move in this moment for Kai Soto, you know, to try to find the confidence in this kind of the league. Very strong, very good big guys, and I think best move of Kai Soto. He didn't play probably 1 year. He will need the time. But that's a very competitive league. Yun, kayo mga ka-hoops, anong masasabi nyo sa mga naging pahayag ni Indonesian coach Raiko Toroman tungkol sa Gilas Pilipinas at kay Kai Soto? I-comment nyo lang sa ibaba at aking babasahin lahat yan. Please like the video bilang suporta sa ating channel. Mag-subscribe kung bago ka pa lamang at paki-like and follow na rin ako sa aking social media accounts na nakalagay sa description sa ibaba. This is SpinMove PH. Thanks for watching, mga ka-hoops. SpinMove PH, out.